have something for you. Marriage certificate to ni Alfred at ni Salve, ha? Sino man nagsabi sa'yo na pangahawakan pa natin? Nabalitaan kong nakakasalan mo ang Via. Pag nakasal na kami ni Via, makakuha na natin lahat ng pag-aari niya. Merong kabit dito, pero para saan yan? Sinisilipan niya ako. Ay, Katara. Ikaw nga ang umasa sa akin. Hayop! Agad! Hayop ka! Huling-huli ko'y ng kalaguyo mo! Hayop ka! Lumayas ka na! Tama yung hinala ko. May relasyon nga kayong dalawa. Kahit kailan, hindi kita minahal. Tama ang mama, Derek. Malamig ka muna. Para sa ikatatahimik ng loob ninyo, magpapahinga na lang ako na ilang araw sa rancho. Pulso pa. Ano lang natin sa kanya, sir? Dali natin sa bahay. You know what, Lolo? I'm really glad that you're running for governor again. Kailangan ka ng bayang to. You know, I really think so too. Wala talaga makakapantay sa paglilingkod, basta si Gov. Thank you. Alfred, tawagin mo na lang kong Lolo Fausto. Sige po, Lolo Fausto. Lolo, siguro naman ito na rin ang panahon para ibigay mo sa akin ng blessing mo para pumasok sa politika. What? Lolo, alam mo naman na matagal ko nang gusto maging politiko, hindi po ba? And I think ito ang tamang panahon para magtulungan tayong dalawa. Bia, hindi ko pagbibigyan ang gusto mo. Pero Lolo... Alam mo ang patakaran ko tungkol sa bagay na yan. Walang puwang sa politika ang isang babaeng katulad mo. Excuse me. Mapapapayag din kita sa gusto ko. Halika, tulungan niyo siya. Patawarin mo sana ako sa mga nasabi ko sa'yo noon. Melvin, hindi dapat kita inukusahan. Naniniwala na ako na inosente ka. Naniniwala ka na rin na may kinalaman ng asawa mo sa ginawa sa'yo. Basta kung kinikilangan mong makakausap ng kaibigan mo, nandito lang ako. Salamat. Babaan niyo na yan. Dalihan niyo.
Tol. Parang problemado ka. Malapit na naman ang eleksyon. Sigurado, tiba-tiba na naman tayo. Pwede pa natin sigurong dagdagan ng kita. Kung may posisyon na tayo. Posisyon? Naisip ko lang. Panahon lang siguro para dagdagan natin ang influensya natin sa mga tao. Pero magagawa lang natin yon kung may kapangyarihan na tayo. Tatakbo ka? Pwede naman ako maging mayor ng bayang ito, di ba? Gusto ko yan. Magiging kapatid ko ang mayor ng San Marcelino. Mayor Django San Juan. Bagay. Marami yung tama ng bale. Hindi na nga makahinga, kaya naawa ako, tinulungan ko. Ayoko na sana kayong abalahin, kaya hindi ko na pinarating eh. Akalain ko ba naman tataka sa bahay ko? Minabuti ko kasing hindi nadalhin sa ospital dahil baka ika ko matunugan ng masasamang loob e balikan. Tama lang yung ginawa niyo, Mang Ben. Paano po? Ibabalik ko na ho ba sa bahay? Hindi. Hayaan niyo lang siya dito. Sigurado kayo, sir? Oo. Sige po, bahala kayo. Bawalan na po ako. Sige, salamat. Saan ka ba nagpunta? Baka mamaya mali tayo sa appointment mo sa OB mo. Maririnig na kaya natin yung heartbeat ng baby ko. Baby mo? Ba? Oo. Siyempre, ngayon pa na tinuturing ko na yung parang tunay kong anak nila. May nakita akong kable sa kwarto ko. Konektado sa video room kung saan ka madalas nagkukulong. Alay ko naman doon sa kable na yun. Magbibintangan mo ba ako? Bakit? May dahilan ba para pagdadaan kita? Ako ang nagtatanong sa'yo, kaya sagutin mo ako. Huwag mo akong sinisigawan! Sisigawan kita kung gusto ko! Naalala ko bilang mayor ng San Marcelino, mas magkakaroon tayo ng pagkakataon para maging legitimate ang mga business transactions natin. Eh di maigi kung gano'n. Matagal ko na rin namang gustong gawing lehitimo ang mga negosyo natin. At higit sa lahat, matagal ko na rin gustong iwan ang mundong ginagalawa namin ng mga anak ko. At ito na ang pagkakataon ni Vita. Sige. Wala naman akong nakikitang masama sa pagtakbo mo. Lapitan natin si Governor Fausto. Hingin natin ang suporta niya nang sa ganun mapabilang ka sa kanyang partido. Sige. Ako nang bahalang kumausap kay Governor. Salamat din nga pala. Lagi ka nandito para sa akin. Para sa amin, Juno. Django. Wala akong hindi gagawin para sa mga taong tapat sa akin. Oh, Tyrone. Naaksidente kayo ni Julie? Payag na akong mag-share kami ni Roman sa'yo. Bastos ka! Bastos! Bastos pala. Ang bastos! Pinagsamantalahan niya ako. Wala akong magawa. Sanihay ko. Mapapatay ko siya. Kailangan kitang protektahan. Akin ka lang. Akin ka lang. Akin ka lang.
tunay na mastermind. Sino? Si Roman! Hindi totoo yan! Si Roman ang kapatid ni Roberto. Siya may gusto mapatay ka. Bilisan mo, habang mainit pa. Django, isang malaking sorpresa ito, ah. Napaka-importante ba ng mensahe na Evita na kailangan ikaw pa mismo magdala ng mensaheng ito dito? Personal ang dahilan ng pagpunta ko dito, Governor. Gusto ko magsanipuwersa tayo sa aking kandidatura para maging mayor ng San Marcelino. Ah, ginulat mo ako. Hindi ko alam na meron kang plano na pumasok sa politika. Kapag naalala ko bilang mayor ng bayang ito, mas lalakas ang impluensya natin sa mga tao. Mas dadami ang inyong boto. At mas dadami ang perang iakit natin sa inyong kaban. Ah, baka ang ibig mong sabihin eh, mas malaki ang suporto sa iyo at mas malaki ang ipapanik na pera sa iyong kaban. Hindi naman siguro masama, Governor, kung pareho tayo makikinabang. Kailangan kong ikonsulta ito sa aking partido. Pag-isipan niyong mabuti, Governor. Hanggang sa muli natin pag-uusap. Sige. Salamat. Salamat din. Bakit ka umiiyak? Masakit ba sa'yo? Pasensya ka na sa nangyari, Julia. Ikaw naman kasi, kinukulit mo ako sa mga bagay na wala naman akong alam. Pagpasensya na rin ako, Tyro. Si Roman. I'm sorry, Julie. Wala akong magagawa. Ate, ano ibig mo sabihin? Ate! Julie! Kamusta ka nun? Kamusta ng pakiramdam mo? Okay lang. May problema ba, Tyron? Dahil sa aksidente. Talaglag ang batang dinadala ni Julie. Really sorry. Julie, hindi ako nangihinaan na nawala yung bata niya. Julie! Bakit ko naman pangihinayangan ang bunga ng pananamantala sa akin? Huwag mo sabihin nangihinayang ka sa bata niya. Hindi mo naman siya anak, di ba? Kausapin niyo lahat ng mga contact niyo ng mga polis at tanungin niyo kung meron sila natanggap ng missing person report. Baka hinahanap na to ng mga kamag-anak niya. Yes, sir. Sige. Sino ba itong babaeng ito? Miss.
parang kailangan kitang proteksyonan. Sino ka ba? Bakit parang gusto ka talagaan? Ayos ah. Bagong ring. Hindi kagad babagsak yan. Oo. Pauna pa lang yan. Magdadala pa ako ng iba pang gamit para sa volleyball. Sports development. Ayan. Para sa badminton at iba pang sports activities. Stick talaga. Hindi pa man nagsisimula ang kampanya, Mayor. Mayor, saan naman na kayo sa amin? Asahan niyo po yan. Asahan ko yan, ha? Program na ang ating gobernador ang siyang guest speaker. Palakpakan po natin ulit! Baka naman nakalimutan niya na ako, ah. Pwede ko ba namang makalimutan ang nagpatay ng aking tindahan, Mr. Dumagis? Salamat sa grasya, Gobernador. Talaga po sa inyo ang aming suporta sa darating na eleksyon. Oh, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Asahan ko kayo, ha? Oh, sige, sige po, Gobernador. Sige. Salamat po. Sige. Alam ko maraming gumugulo sa'yo, Julie. Sabi mo lang sa akin na pagkakatiwalaan mo ako. Naaalala ko na ang nakaraan, Melvin. Naaalala mo yung kinakwento ko sa'yo noon. Yung lalaking palagi kong napapanaginipan. Siya si Roman. Ang lalaking mata ko. Pinatay siya ni Tyro sa upos ni Ate Evita. Kaya naniniwala na ako na si Tyro na bumasa sa akin ng gabi. Julie, ano bang pwede kong gawin para makatulong? Tama ko muna yung nandito ka. At nahihingan ko na sama ng loob. Sa Julie, sabihin mo lang sa akin kung anong pwede kong gawin para sa'yo. Magsabi ka lang. Basta kaya kong gagawin ko. Hindi ka dapat nandito. Wala akong kasalanan. Huwag ka mag-alala, Melvin. Lahat gagawin ko para malabas ka dito. Thank you.
Miss, miss. Miss. Oh, huwag ka muna masyado gumalaw. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Sino ka? Ako nga pala si Derek. Ikaw ba? Ano pangalan mo? Natagpuan kita dyan sa labas ng rancho kanina. Walang malay. Eh, naisip ko na dito ka nalang magpagaling. Kamusta na napakaramdam mo? Mabuti. Sino ka ba? Ano pangalan mo? Tagasan ka? Alam mo, nagpatanong na ako kung merong kakilala mga polis yung mga bodyguard ko. Sabi ng mga polis, wala raw silang alam na impormasyon tungkol sa'yo. Mukhang mabigat yung pinagdaanan mo. Naiintindihan kita kung hindi mo basta-basta ibigay yung tiwala mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Nagpatawag na nga pala ako ng doktor para patignan ka. Tsaka nagpadala rin ako ng pagkain. Mukhang nagugutom ka na kasi. Ayaw mo, kapag may kailangan ka o kailangan mo ng tulong, nagugutom ka. Patawag mo lang ako, nandito lang ako, ha? Sige, pahinga ka na. Sinasabi mo? Good. Sigurado maabot ko na lahat ng pangarap ko. Alam kong ginagamit mo lang ako, Alfred. Ginagamit din kita. Totoo bang sinabi ni Evita na inuuro mo ang demanda kay Elvin? Totoo. Tinarantado ka nung hype na yun. Tapos hayaan mo siya makawala. Kung ikaw ang nasa lugar niya at pinakawalan kita, uulitin mo bang gasain ako? Kung alam mo na ikaw ang nang-rape sa akin noon. Salve, may dala akong pansit dyan. Kumain ka na ba? Gusto mo? Salamat na lang. Kung nagugutom ka o kaya may kailangan ka, nandito lang ako, ha? Derek, hilingin ko sana na sana dito muna akong tumira. Kahit magtatrabaho ko sa'yo, kahit walang bayad. Basta kailangan ko lang ng matitirhan, saka makakain. Yun lang ba? Welcome ka naman dito, Salve. Salamat. Hinahanap-hanap ka pa.